familiar with the quotation, change is inevitable. Most people say this and everything is not exemption on change. Even you are experiencing changes. Kung iisipin natin, tao lang ba yung nagbabago o lahat ng bagay sa daigdig? Paano ba natin narating or paano ba narating ng mundo yung kalagayan nito sa kasalukuyan? Maybe there are circumstances that is happening that leads to changes. Do you want to know and learn kung yung mga bagay na nangyari sa ating mundo kung saan nag-lead into changes? So if yes, sit back, relax, and listen for our discussion this Wednesday morning. Together, let's learn and dig deeper about the history of the world. Good morning, Grade 8. Happy Wednesday, and I hope you wake up great and with enthusiasm to learn. Para sa ating Unit 2 o second quarter, pag-uusapan natin ang daigdig sa klasiko at transitional na panahon sa unit na ito. So, sa unit na ito, inaasahang patalakayin natin yung pag-unlad ng iba't ibang kabihas ng klasikal sa daigdig at hindi mawawala sa ating discussion ang kabihas ng yumabong sa Greece at Rome at kung ano yung mga naging impluensya ng mga kabihas ng ito sa ating panahon sa kasalukuyan. Ngayon, tayo ay dadako sa ating unang paksa. So, ang ating unang paksa para sa Unit 2 ay ang pag-usbong at pag-unlad ng klasikal na lipunan sa Greece. Dito, pag-uusapan natin ang mga sumusunod. So, nandito ang sinaunang Greece. So, yung sinaunang Greece, pag-uusapan natin yung dalawang kabihasnan, ang kabihasnan ng Minoan at Mycenaean. Nandito din ang mga lungsod-estado ng Greece kung saan pag-uusapan natin ang Athens at Sparta. Ganun rin ang mga digmaang naganap sa Persia. And also, pag-uusapan natin dito ang ginintuang panahon ng Greece. But before that, let me explain to you yung ating gagawin sa ating small notebook or dun sa ating kwaderno ng alaman. Diba, I asked you last meeting to have and bring a small notebook. So this small notebook, we will call this one kwaderno ng kaalaman. Like what I've said last time, this will help me to assess you if you really understand and can follow every lesson that we discuss. So for first page, write yung ating title na kwaderno ng kaalaman. You can design this one if you want to. If not, it's fine. Then sa baba, write your name and section if 8A or 8B, such as this one. So, bale ganito yung inyong magiging front page or yung first page ng inyong small notebook. Ang title na kwaderno ng kaalaman, then sa baba is your name and your section. So, for 8C or the online students, for the month of October, we will use the shared blog feature of Genio. So you will write or comment there ng mga ganitong bagay. So teacher, ano po yung isusulat sa aming kwaderno ng kaalaman? So after watching the pre-recorded video, you need to write three things you've learned about the topic discussed. Then two things that challenge you. Saang part kayo nahirapan o may hindi naintindihan? And lastly, you write one question about the topic if you have concern and clarification so that we can address it right away. Kaya mamaya, I will collect and check your small notebook and make sure to finish this one. So ganito yung itsura nga ng ating online. So ang gagamitin nating feature sa Genio is yung shared blog. So, lahat ng ito ay nakaset permission sa mga online students. So, let's proceed to our discussion. So, class, if you see this plus sign, itong plus sign na to dito sa baba, this one,
This one, pag nakita niyo yung plus sign na to sa mga slide, it means it is this one is additional. Hindi siya nakasulat sa inyong book, but this is part of the topic. Ang Greece ay tinaguri ang sinilangan ng kanlurang sibilisasyon. Or sinasabing ang Greece ang nanguna or unang humubog ng unang kabihasnan sa Europa. So this one, sinasabi na ang Greece daw yung tinaguri ang sinilangan ng kanluran, lurang sibilisasyon. Kasi di ba yung sa Asia or yung sa Asia merong Mesopotamia na tinaguri ang cradle of the civilization, kung saan dito nagsimula at umusbong yung mga unang kabihasnan sa Asia, sa Europe naman meron silang Greece. So yung Greece dito yung kinikilala or itinuturing nilang nangunang humubog ng unang kabihasnan sa Europe. And despite of the unpleasant circumstances happened in the history of Greece caused by colonization, masasabi pa rin na napanatili nila yung kanilang tradisyon. And their traditions stay and up until now kapansin-pansin na ginagamit ang mga ito. Halimbawa na lamang sa larangan ng politika at sining. Hindi ba sa inyong Filipino and English, dito meron tayong mga Greek mythology. So pinag-aaralan natin yung mga Diyos at Diyosa, sila Zeus at marami pang iba. So up until now, yung tradition ng mga Greece or ng mga Griego ay present rin. And also, ang Greece ay isang peninsulang bansa that can be found in Europe. So sinasabi na ito daw ay isang peninsula kung saan ang bansang ito ay may mga parte kung saan napapalibutan siya ng tubig tulad ng tinuturo ng arrow. So ito ay napapalibutan ng tubig at ang ibang parte naman ay nakadugtong siya sa isang malaking masa ng lupa. Ito siyang continental island. Kaya siya tinawag na peninsula. At ang sentro naman ng sinaunang Greece, ang mga yung sentro ng sinaunang Greece, ito yung mabundok na bahagi ng kaway ng Balkan. When we say Balkan, this is relating to the Balkan Mountains. So ito ay mga bundok. Or yung mga Balkan Mountains, ito yung mga countries that occupied the part of the southeastern Europe. So matatagpuan ito sa southern part ng Aegean Sea or Aegean Sea. So ito yung ating Aegean Sea or Aegean Sea. So ito yung nagiging tagapag-ugnay or bridge ng Greece sa ibang bahagi ng mundo or yung ating Mediterranean Sea. At ang kabuuan ng Greece din as ay isang mabato at bulubunduking bahagi or bulubunduking lupain. At malaking bahagi nito ay puro bulubundukin or mountainous. And these characteristics is naging hadlang or this became hindrance when it comes to the way of communication. Kasi yung way of communication ng mga tao is nagkakaroon ng hindrances sa iba't ibang lungsod, walang nangyayaring communication. So there is no communication at all. Dahil hindi sila basta-basta nakakatawid dun sa mga mountainous or dun sa mga bulubundok. Kaya walang communication na nangyayari. But the advantage naman dito is yung nagkaroon nga or napanatili nila yung kanilang kultura kung saan ito yung naging dahilan sa pagkakaroon nila ng mahalagang katangian na nagyaman sa kultura ng Greece. Kung mapapansin nyo sa mapa natin dito, yung napapaligiran yung mapa ng Greece, yung Aegean Sea, Sea of Crete, Mediterranean Sea, at yung Ionian Sea. So, ito yung mapa kung saan mapapansin nyo na yung this one, itong Greece, or itong mapa ng Greece is napapaligiran siya ng mga bulubundukin. So isa sa kabihasnan na nabuo sa Greece ay ang kabihasnan ng Crete. So yun yung tinuturo ng arrow. So dito nagsimulang sumibol ang unang kabihasnan ng Greece. At ang Crete ang tinagurian na pinakamalaking pulo sa Greece, wherein sinasabi nila na may maunlad na sibilisasyon ito gaya ng Egypt at Mesopotamia.
As you can see in our map on the side, that is the island of Crete, kung saan nasa bandang timog or southern part na bahagi ng Greece. Itinuturing ang kabihasnan ng Crete na kauna-unahang kabihas ng umusbong sa Gresya at Europa. At ang kabihasnan or ang unang naitatag sa kabihas ng Crete or sa kabihas ng ito ay ang kabihas ng Minoan. So, kabihas ng Minoan, ito ay itinatag ni Haring Minos. So, dito nagsimulang sumibol ang unang kabihasnan ng Greece. At dito nga, ang nagtatag dito ay si Haring Minos. Kung saan si Haring Minos ang dakilang hari ng Crete at hango sa kanyang pangalan ang kabihas ng Minoan. Again, highlight niyo yun sa inyong book na si Haring Minos ang dakilang hari ng Crete at hango sa kanyang pangalan ang kabihas ng Minoan. At alam niyo ba na dahil sa mahusay na pamamalakad ni Haring Minos, sinasabi na ang kabihas ng Minoan ay paalamat na kabihasnan. So bakit kaya? So sinasabi kasi na yung Greek or yung sa Greek mythology. Diba sa Greek mythology, the son of Zeus and Europa is si Haring Minos. So si Minos, he was a legendary ruler of the island of Crete. So as a result of his reputation for producing an effective code of laws, Minos was later appointed as one of the three judges who presided over the dead in the underworld. So Crete developed a top-notch educational system and became a naval superpower under his control. So maraming mga nangyayari ang naganap sa pamumuno ni Haring Minos. At sa kabihas ng Minoan pa rin, dahil dun sa pamumuno ni Haring Minos, is kaya't ang mga Minoan ay noon lamang mayroon ng mataas na antas ng kalinangan sa larangan ng arkitek at mayroong mahusay na inhenyero. Ibig sabihin, sa panahon pa lamang na to, ancient period pa lamang or ancient Greece pa lamang is mataas na yung pag-iisip or meron ng mataas na antas na pag-iisip yung mga Minoan dating sa larangan ng architecture and ng sining as well as sa engineering. So dahil dito, mapapansin ninyo yung mga architectures, yung mga art ay mostly nanggagaling or nag-i-start sa Greece. So, nandyan yung mahusay na inhenyero. So, nandito rin yung palasyo ng Knossos. So, yung Knossos naman, isa siyang palasyo na matatagpuan sa hilagang bahagi ng Crete. At ito yung kabisera ng Minoan na kung saan ito yung nagsilbing sentro ng kanilang kaharian. Ito ay binubuo ng maraming silid na tirahan ng hari at yung mga other officials ng kaharian. Meron rin itong mga silid para sa paggawa ng mga produkto at mga imbakan o lagayan ng mga yaring produkto. So kinikilala rin ang Knossos bilang isa sa makapangyarihang lungsod at sinakop nito ang kabuuan ng Crete. Dito matatagpuan yung pinakamatayog na palasyo na nakatayo na napaliligiran ng bahay na bato at dahil sa mga sunod-sunod na sunog at mga natural na kalamidad ay nasira po ang Knossos or ang palasyo ng Knossos. At taong 2500 BCE or pag sinabi nating BCE class, that is before Christ era. So hindi pa dumadating si Jesus Christ sa period na to. So taong 2500 BCE, ang mga Minoan ay may nasulat ng alpabeto. Ito yung itsura ng kanilang alphabet. So ang alpabeto na ito ay nilang naisulat. They call this one linear script, whose origins and meaning remain undeciphered up until now. But nevertheless, the Minoan civilization left a rich legacy of vibrant, colorful visual art that helped paint a portrait of Minoan life. Kaya kung magsesearch kayo ng mga Greece art or Greek art and Minoan art, maraming mga artworks and crafts na lumalabas. At dahil dito, sa mga mauhusay na mga artisans, halimbawa sa kanilang mga nagawa, ay mga alahas at layok. So ito yung mga alahas at layok na nagawa sa ginto at tanso. So ilan lamang ito sa mga arts and crafts na kanilang
mga nabuo or nagawa. So alam nyo ba na ang mga Minoan ang nakagawa ng arena sa buong mundo? So sila yung unang nakagawa ng arena at boxing ang kanilang pangunahing larong palakasan. Nahalagahan ng mga Minoan ang palakasan upang mapanatili ang maganda at balingkinitan nilang pangangatawan. So dito importante kasi sa mga Greek yung lakas ng kanilang pangangatawan. So kilala sila sa paggamit ng metal or metals at mga technology or teknolohiya na nakatira sila sa bahay na yari sa kilala sa paggamit ng metal at mga teknolohiya yung ating mga Minoans. And nakatira sila sa bahay na yari sa ladrillo. Again, pag sinabi nating ladrillo, ito yung mga bahay na gawa sa bricks. At pagdating naman sa kalakalan ng mga Minoan, naging maganda yung takbo nito. Dahil bukod sa umunlad na ang teknolohiya, nasa strategic location pa ang Crete. Ibig sabihin dito humihinto yung mga mangangalakal. Dito humihinto yung mga mangangalakal na naglalakbay sa pagitan ng Africa at Europe. So dahil ang kahariang itinayo ni Haring Minos ay sumakop sa mga karatig na puok, na-control nito yung rutang pangkalakalan. So dito nakabuo rin yung mga Minoan na mga sandata na yari sa copper at bronze. At kung makikita nyo sa inyong screen, ilan sa mga halimbawa ng mga sandata na kanilang nabuo na gawa sa copper at bronze, nandyan ang mga shield, helmets, swords or espada at mga spears. So yung mga halimbawa ng sandata ng mga Minoan is itong mga tos na nasa screen. So agrikultura, excuse me. So agrikultura ang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan, or agriculture is the source of living of the Minoan. So the Minoan people, they plant and they farm. And also nagpapasdol din sila mga baka, ng mga tupa at ng mga goats or ng mga kambing. At ilan sa kanilang mga tinatanim ay mga tigo, ubas at barley. So, nawala ang kabihas ng Minoan dahil sinalakay sila ng mga Mycenaean. So, nagtapos yung kabihas ng Minoan dahil sa pagsalakay ng mga Mycenaean. At ito ang kabihas na mula sa Peloponnesus. At pagsapit ng 1400 before Christ era, they conquered and governed the Minoan civilization. So, yun yung dahilan ng pagbagsak ng Minoan. Dahil dumating ang ating kabihas ng Mycenaean. So, ngayon naman ating usapan ang kabihas ng Mycenaean. So, umusbong ito sa lungsod ng Mycenae, sa pulo ng Peloponnesus, na malapit sa dagat ng Aegean Sea. At sa lungsod na ito, ang Mycenaean, dito or sa ang Mycenaean hango siya sa pangalan ng lungsod ng Mycenae. Again, ang Mycenaean hango siya sa pangalan ng lungsod ng Mycenae. So, mapapansin ninyo sa larawan na yung lugar nila ay napaliligiran ng matataas na pader. So, matataas yung pader na nakapaligid sa kabihas ng Mycenaean. So, makakapal yung mga pader na yan kasi yan yung mga nagsisilbing pananggalang or protection or in English, shield sa mga maaaring lumusob sa kanila. Or yung mga mananakop. So, bago sila makapasok, meron na silang mga troops or kawal na maaaring labanan ng mga susugod. So, well-guarded yung kabihas ng Mycenaean. Yung kabihas ng Mycenaean, makikita sa map na, or yung makikita sa map yung kabihas ng Mycenaean, ay makikita sa gitnang bahagi. Ito siya, sa arrow. Makikita siya sa gitnang bahagi ng Greece. At napakalawak or napalawak nila yung kanilang imperyo patungong Aegean Sea. So ito yung ating Aegean Sea. So napalawak nila yung kanilang imperyo patungong Aegean Sea hanggang dito sa Troy. So nasakop yan ng Mycenaean. At ang mga Mycenaean ay pinamumunuan ng mga mandirigmang hari. At itong mga mandirigmang haring ito is nakatira sila sa tinatawag na citadel or citadel.
Yung mga citadel or citadel, ito yung mga castles na nasa gitnang bahagi ng kanilang lungsod. At nasa mas mataas na bahagi na kung saan dito yung mga or dito mga nakatira yung hari. That's why yung mga citadel are guarded na mga mauhusay nilang mandirigma. Kasi nandito yung mga hari nila eh. And they need to protect their things. So well guarded talaga yung mga citadel. So before pa maka-arrive yung mga colonizer, they can protect their things. So ang kabihas ng Maysayan pa din, nagpalawak ng imperyo. So this one is yung mga hari na namumuno or yung mga hari na namumuno sa kabihas ng Mycenae na naninirahan sa citadel or sa citadel. At sa kabihas ng Minoan, ito po yung citadel kung tawagin. So itong pinakamataas na to, this one, the palace or yung Megaro. So ito yung citadel class kung saan ito yung tirahan ng hari. So mas mataas siya compare sa ibang gusali na nakatayo sa kanilang lungsod. So ang pinakasikat na hari ng kabihas ng Mycenaean ay si Haring Agamemnon. Again, ang pinakasikat na hari ng kabihas ng Mycenaean ay si Haring Agamemnon, na kung saan siya yung naging pinuno ng Mycenaeans na tinuturing na pinakamayaman at pinakamakapangyarihang hari sa sinaunang Greece. So tandaan niyo yon, si Haring Agamemnon po yung tinuturing na pinuno ng Mycenae na pinakamayaman at pinakamakapangyarihang hari ng sinaunang Greece. So kilala si Haring Agamemnon bilang isa sa matapang na hari na walang inuurungang laban at gustong-gusto niyang paunlarin yung kanyang mga nasasakupan. Kaya sinakop nila yung mga karatig lupain po nila. At sa kabihas ng Mycenaean, masigla at maunlad yung kalakalan sa kabihas ng ito. Dahil maganda ang lokasyon ng Crete kung saan ito rin yung nagiging pangunahing sentro ng politika at kultura. At sinasabi din na kumakatawan sa yugto ng tanso ang kabihas ng nalinang dito. So makikita nyo sa inyong screen na magagarbo yung mga naitayo nilang palasyo. So ganito yung example ng kanilang mga palaces o ng kanilang mga palasyo. So magagarbo po sila. So yung mga naitayo nilang palasyo at sa panahon nila ay nagsusuot na rin sila ng mga alahas. So ganito yung mga example ng kanilang mga alahas. So napatunayan ito dahil dun sa mga nahukay noong 1876. So yung pamumuhay ng mga tao sa Mycenae ay mayaman at magarbo. At dahil mayaman ang kanilang kabihasnan, mas naging maunlad at mayaman pa ang kanilang nasasakupan dahil sa mga pananakop na kanilang ginawa. So nang dumating naman yung mga Gregoryong Dorians, ang kabihas ng Mycenaean ay unti-unti na pong hina. So dito ang mga Dorian na ito yung nagmula sa Hilagang Greece. So nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng Dorian at Mycenaean. At ito ay humantong sa pagkasira ng mga pamayanan at mga paglikas. So nasira na yung pamayanan at napilitan pang lumikas yung mga tao sa ibang lugar. So lahat natigil. Pati mga kasiyahan, kalakalan, maging sining at sistemang panulat, nakalimutan nila because of the Dorians or dun sa digmaan or dun sa digmaang naganap sa Dorians at sa mga Mycenaean. So nawala yung magarbong pamumuhay at masayang pamumuhay ng mga Mycenaean. So dito nakalimutan nila even yung kanilang system of writing. So ito yung naging dahilan ng fall or ito yung naging dahilan ng pagbagsak ng Mycenaean. So yung fall ng Mycenaean, ito na yung tinatawag nating panahon ng kadiliman or dark ages. So ito na or dito na papasok yung medieval period. So tandaan nyo na yung mga Dorians is nagmula sila sa Hilagang Greece. At nung bumagsak yung ating kabihas ng Mycenaeans is yun na yung hudyat ng papasok ng panahon ng kadiliman or dark ages. So ito yung dark ages, that is medieval period. Ngayon dumako naman tayo sa lungsod estado ng Greece. Are you still with me, class?
I hope so, because out of 100%, nasa 50% pa lang tayo. But don't worry, kasi madali na lang ito. So ating pag-usapan naman ang mga lungsod-estado sa Greece. So lungsod-estado in English, these are city-states. Again, lungsod-estado sa Greece, ito yung mga tinatawag nating city-states. So ang mga city-states na ito, So, pagsapit ng 800 BCE or before Christ era, ang mga lungsod-estado or mga tinatawag na polis ay naitatag sa paligid ng mga acropolis. Again, remember that one highlight. Polis, ang mga lungsod-estado o polis ay naitatag sa paligid ng mga acropolis. So, yung polis, ito ang tawag sa isang unit ng politika sa Greece na tinatawag din lungsod-estado. So, polis, ito yung pinagkunan ng salitang politika. So, ibig sabihin nito, ito yung mga maliliit na komunidad or maliliit small communities na nakapaloob sa bawat kabihasnan. So, halimbawa dito, in our modern world or modern period, ito yung mga tinatawag nating barangay. Ito yung mga tinatawag nating barangay. So, tandaan nyo rin yung word polis, ito yung pinagkunan ng salitang politika. So, meron rin tayong acropolis. So, yung acropolis naman, ito ay isang mataas na pook na nagsisilbing tanggulan ng mga Griego. Griege? So, ito ay Griego. So, typo lang yung class, yun po ay Griego. So, kung yung mga polis, ito yung mga barangay. Ang acropolis naman, ito yung isang mataas na pook na nagsisilbing tanggulan ng mga Griego laban sa paglusob ng mga kaaway. So, meron tayong, this one is additional class. So, wala sa book, but to further elaborate the concept of polis, let's add this one. So, ang polis ay binubuo ng tatlong bahagi. Una dito ay ang acropolis. So, kadalasan, ang mga makikita dito ay mga templo. So, ito yung ating acropolis. Kadalasan ang makikita dito ay mga templo at mga gusaling pampubliko. At ang mga gusali at templo na ito ay karaniwang matatagpuan sa mataas na bahagi ng isang pook o lugar. And next one naman, we have yung tinatawag nilang agora. So, ang agora naman, mas kilala bilang pamilihan. So, this is the market na kung saan dito nagaganap yung kikipagkalakalan, matatagpuan ito sa ibabang bahagi ng acropolis. And lastly, we have yung polis kung saan binubuo ng nakapaligid na kanayunan. Dito na nakikita yung mga kabuuan ng isang komunidad sa isang polis. So, ito yung tatlong classification or tatlong bahagi ng polis. So now let's proceed sa mga lungsod-estado ng Greece. So sa mga lungsod ng estrado ng Greece, nandito ang Athens or Athens. Athens or Athens. So ang Athens ay isa sa pinakakilala sa kasaysayan ng daigdig. So ito ay isang pangunahing lungsod-estado sa baybayin ng kapatagan ng Attica. Sa may timog silangang bahagi ng Greece or sa southern part ng Greece. Kung makikita nyo, ito yung ng Athens. So sila ay nakilala sa pagtatatag ng puro o tuwirang demokrasya. So pure democracy. So sinasabi na yung mga Athens daw yung may payapang nasakop or yung mga Athens ay payapang nasakop yung mga Ionians. Yung mga Ionians, yun yung from Ionians Sea. So, payapa nilang nasakop yung mga Ionians. So, yung mga Ionians, yun yung mga mananakop na galing ng Asia Minor or Asia Minor. So, sa tandaan ninyo na ang Asia Minor, ito yung mga galing or bandang part ng Turkey or yung tinatawag na Anatolia dati. So, mula sa Asia Minor, nasakop nila hanggang Athens. So, ito, sa map, ito yung ating Asia Minor. So, up until from here, hanggang dito, nasakop yan ng Athens. So, ang sistema ng pamahalaan, so, ang mga Athens ay nakilala sila dahil sa kanilang sistemang pamahalaan na kanilang itinatag. So, ang demokrasya, kapag sinabi kasi natin demokrasya, may kapangyarihan yung mga mamamayan na mamili ng mamuno or mamumuno
sa kanilang kabihasnan. At mas lalo pang napalawak ng mga sinaunang leader ang demokrasya sa kanilang pamahalaan. So, ang salitang demokrasya ay hango siya sa salitang demos, ibig sabihin mga tao, at krasya naman, it means pamamahala. So, ang demokrasya, it means pamamahala ng mga tao. So, ngayon, ating kikilalanin yung mga sumusunod na leader nagpaunlad sa pamamahala ng demokrasya sa atin, sa mga Athens. So, before ang sistema ng pamahalaan meron ng Athens, according to your book, ay tinatawag na monarchy or monarchia. Ibig sabihin ng monarchia, ito ay isang sistema ng pamahalaan na nagtatalaga sa isang tao bilang ulo ng estado habang buhay hanggang siya ay pwersahan ng mapaalis sa kapangyarihan o hanggang siya ay kusang loob na umalis sa pwesto. So ito ay isang sistema na kilala sa katangian nito ng pagpasa na kapangyarihan at authority or otoridad. At sa Athens, nung magmalabis na sa kapangyarihan, isang naitalagang pinuno, kung napilitan yung mga maharlika na ibagsak ang pamumuno ito at monarchy. So dito papasok yung aristocracy. So from monarchy pinalitan nila ng aristocracy. So yung aristocracy naman, ito yung mutukoy sa anyo ng pamamahala kung saan ang mga mayayaman na maharlika ang binibigyan ng kapangyarihan na mamuno sa isang lipunan. So yung mga posisyon ng pamahalaan ay nakalaan sa isang maliit na pangkat na kinabibilangan ng mga nakatataas sa socio-economics or socio-economicong aspeto ng lipunan. At madalas ay ipinapamana ang posisyon na ito sa kanilang kamag-anak. So sa aristocracy, basically walang say dito yung mga mahihirap na tao. Kung kaya't nagkaroon pa ng pag-aalsa dahil hindi pa rin nasiyahan yung karamihan, especially yung mga mahihirap at mga mangangalakal dito. So, kilalanin natin yung mga leader or unang leader ng Athens. So, dito meron tayong Draco, si Draco, si Solon, at si Cleisthenes. So, sila yung mga unang leader ng Athens. So, sa pagpapanukala ng demokrasya, so after, di ba, monarchy, tapos pinalitan ng aristocracy. So dahil nag-alsa pa rin itong mga mangangalakal na to at mga magsasaka is napilitan yung mga maharlika na pilitan yung pamahalaan or sistema ng pamahalaan sa demokrasya. So sa pagpapanukala ng demokrasya, binigyan ng karapatan ang mga mamamayan na makilahok sa paglikha ng desisyon sa pamahalaan. Ngunit meron siyang exemption. So, pili lamang yung mga tao na kasama sa pagdedesisyon. At dahil dito, ang mga lalaki lamang yung kinikilalang mamamayan na mga Athens. So, sila lang yung pwedeng makilahok sa pamahalaan. Samantala, yung mga babae naman dito, dayuhan, or yung mga babae at the same times yung mga dayuhan at mga slaves or mga alipin, wala silang karapatang makilahok dahil hindi sila kinikilala bilang mamamayan. Dahil para sa kanila or para sa mga Athens, mayroon lamang daw silang kakaunting karapatan. So yung mga babae sa panahong ito ay mostly nasa bahay lang dapat. At ang kanilang gawain lamang ay mga household chores. So that is why girls are not that recognized during this period or during Athens period. So, si Draco, pag-usapan naman natin si Draco. So, si Draco ay isa sa mga naging unang leader ng mga Athens. So, si Draco ay isang Archon Draco. So, dahil nagkaroon ng alitan, di ba, between mayayaman and mahihirap dun sa mga Athenians, so, nagalit yung mga farmers at yung mga mangangalakal because they don't get equal rights. Usually, only rich people get privilege para gumanda ang kanilang buhay. So dahil dito nag-alsa yung mga mahihirap, tulad ng sabi ko kanina. So dahil dito nag-alsa yung mga mahihirap, kasama na yung mga magsasaka at mga mangangalakal. At upang maayos ang mga ito, ay nagkaroon ng officials na tinatawag na Archon.
Sila yung mga namamahala para mapatigil yung gulong nagaganap. Kumbaga sila yung mamamagitan dun sa dalawang uri ng mamamayan, which is yung mayaman tsaka yung mahirap. So, una na ngang naging Archon is si Draco. So, teacher, ano ba yung ginawa ni Draco para matigil yung alitan po sa mayaman at mahirap? So, first, na ginawa niya is yung Draconian Code. Kung saan ito yung naglalaman ng pinagsasamang batas na isinulat upang maunawaan ng lahat. At kailangan nila itong sundin. Teacher, bakit po? Kasi pag hindi nila sinunod ang Draconian Code, kapag sila ay lumabag, kamatayan yung kanilang magiging punishment or yung kanilang magiging parusa. Kamatayan or pagkapatay. So, nakapatay naman yung isang tao, ang magiging punishment niya is ipapatapon siya sa ibang lupain. So, isa rin sa mga nagawa ni Draco is yung death slavery. So, ito, ang death slavery, ito yung ang isang magsasaka ay may utang sa mayaman at wala siyang kakayahan na magbayad nito. So, ang mangyayari, yung slave, yung may utang or yung mahirap na may utang sa isang mayaman is magiging slave siya or magsisilbi siya sa mayaman na pinagkakautangan niya hanggang mabayaran niya yung kanyang utang or pagkakautang. So, yun yung mga nagawa ni Draco. Ngayon, dumako naman tayo kay Solon. So, si Solon naman, siya, hindi rin nasiyahan yung mga tao, nag-alsa pa rin sila. Diba? Hindi nakokontento yung mga tao kasi patuloy pa rin nagkakaroon ng pag-aalsa. So, hindi pa rin sila nakontento at nasiyahan, so nagkaroon pa rin sila ng pag-aalsa. So, nag-alsa silang muli at humingi ng babago. Dito na nga papasok si Solon. So, hinirang si Solon ng mga maharlika noong 584 BCE according sa inyong book. Upang masagawa yung mga reformang pampolitika, si Solon ay isang mangangalakal po lamang. So, hindi siya mayaman, hindi siya mahirap. So, kabilang siya sa mangangalakal. At ina-assume nila na mas alam niya kung ano yung problema ng mga tao. Maaari niyang ipaglaban yung mga rights for them. Ilan sa mga kanyang reforma is yung mga nasa screen. Ito yung mga sumusunod. So, una, ipagpapalaya sa mga ilipin. So, inayos niya yung sigalot sa debt slavery. So, pinastop niya yung debt slavery. At sinang-ayunan niya or kakaloob ng lupa sa mga magsasaka. So, sinang-ayunan niya lamang na magkakaroon ng parte ng lupa pero hindi pantay na hati. So, there's limited part lang na mabibigay na pangbayad sa kanilang utang. At sa kanya ipinatupad yung konseho ng 400 or konseho ng 400 or in English, Council of the 100. Kung saan yung mga mamamayan dito ay magkakaroon ng karapatang makibahagi sa pamamahala sa pamamagitan ng asamblea. So, ang pangunahing gawain dito ay gumagawa sila ng batas. Gumawa rin si Solon ng korte. So, gumawa siya ng korte kung saan dito magkakaroon ng paglilitis sa hukuman. So, dito gumawa siya ng hukuman para daw pag merong mga injustice is malilitis pa yon kaysa mapaparusahan agad. So, dahil sa kahusayan ni Solon sa paggawa ng reforma o ng mga batas, ang isang mambabatas sa kasalukuyan ay tinatawag na Solon. Again, ang tawag sa mambabatas sa kasalukuyan ay tinatawag na Solon. So, yan yung mga nagawa ni Solon. Ngayon, dumako tayo sa kay Clisthenes. So, si Clisthenes, pagkaraan ng pamumuno ni Solon, nagkaroon ng katiwalian. So, sa kabutihang palad, na ipagtanggol naman ito ni Clisthenes at siya yung tinawag na ama ng demokrasya. So, sa Athens, ang mga karapatan ng mga mamamayan at pinanatili ni Clisthenes yung buong kapangyarihan ng asamblea at sanggunian. So, yung mga karapatan ng mga mamamayan at ay napanatili
as well as yung demokrasya. So may say pa rin when it comes sa government yung mga mamamayan. At tinutulan naman yung cleanliness, yung papangkat. So yung pag divide. Kaya na natili na buo yung kapangyarihan ng asamblea at sanggunian. So when we say asamblea, ito yung sangay ng pamahalaan na binubuo ng may edad na 30 taas na humahalal sa mga opisyal. So ganito yung itsura ng mga asamblea sa panahon ng Gresya o sa panahon ng Athens. So ipinagpatuloy rin ni Cleisthenes yung batas ng hukuman ni Solon. So nagkasala ang isang tao is nagkakaroon pa rin ng paglilitis before siya mahatulan. So binuo ni Solon ang asamblea kung saan ito yung sangay nga ng pamahalaan na binubuo ng may edad na 30 pataas, 30 years old na humahalal sa mga opisyal ng pamahalaan. So halos sa picture kung makikita nyo lalaki lamang sila. So lalaki lang yung may karapatang bumoto before. And also galing rin kay Cleisthenes yung term na ostracism. So yung ostracism meaning exclusion from a society or group. So pinaniniwalaan na siya daw ang nagkilala ng konseptong ito. Ito ay upang mapaalis yung mga taong ipinalalagay na laban sa pamahalaan. So yun yung concept ng ostracism. So ang Athens, tinawag siya bilang dakilang sentro ng kultura ng Griego dahil nakilala ito sa larangan ng kultura. At ang mga Athenians ay tinuturing na guro sa lahat ng kanilang mga kalahing Griego. So halos nandito na lahat sa mga Athens. Kaya they are proud because they are good in almost everything. Mahusay sila bilang artista, makata, manunulat, at ham. So mapapansin nyo, di ba, we have the Greek mythology. Andyan yung ating mga mythological gods. So nandyan yung kanilang mga aklat. So matatalino yung ating mga Athens or yung mga Greeks. Kaya they are proud na sila ay mga Athens at mga Griego. So yun yung patungkol sa Athens or isa sa mga sikat lungsod estado sa kasaysayan. Mamaya sa ating live discussion, we will tackle and discuss about Sparta. So ito ay isa rin sa mga lungsod estado na nabuo sa kasaysayan ng ating daigdig. So let me see or let me check your small notebook later. Isulat nyo yung 3-2-1. 3 things you've learned sa discussion, 2 things that challenge you, and 1 question about discussion if you have a question. So, see you everyone mamaya and we will continue our discussion. Kaya dapat natapos nyo talaga yung ating pre-recorded video kasi pag hindi, hindi nyo masusundan yung ating discussion later. So, have a nice day everyone. So, sorry kasi mahaba yung ating world history ngayon. So, bear with me class.